official, mga ka-respinar, ito na po ang araw-araw namang inaabangan, mga gabay, patnubay para lahat, prediksyon ngayong araw ng September 30. Para sa mga pinanganak ng Year of the Rata, may mga bagay na mahirap makontrol. Try not to see the reflection on you. There are other forces up to play. Lilipas ang mga kakaibang feeling na yan. Yellow top 5 ang swerte kay Year of the Rat. Sa Year of the Ox naman tayo, ha? Kapuri-puri ang iyong pagkakaroon ng malasakit sa iba. Pero huwag ilagay ang emotional needs sa ibang tao. Ha? Unahin ang sarili. Blue at 8 ang swerte kay Year of the Ox. Sa Year of the Tiger naman, ha? Nakaka-nervyos ang magbunyag ng feeling sa napupusuan mo. Ngunit makakaya mo rin yan. Ganon din, ha? Sa existing relationship, may mga bagay na dapat ipagtapat sa kabiyak na bumabagabag sa iyo. Best to tell the truth, maging honest. Red at 3 ang swerte kay Year of the Tiger. Kay Rabbit naman tayo, ha? Unexpected expenses may arise, kaya maging maingat sa pag-deal sa mga expenses. Purple at 7 ang swerte kay Year of the Rabbit. Kay Year of the Dragon naman tayo, ha? Restlessness ang nararamdaman mo kung ikaw ay dissatisfied kay partner. Huwag padala sa disencouragement. You have the power to change your situation for the better. Separation or breakup is not the answer. Pag-usapan ang inyong relasyon at ayusin ito. Brown at 9 ang swerte kay Year of Dragon. Sa Year of the Snake naman tayo, feeling mo gusto mo na ng mga quick decision, pero hindi ito advisable. Commitment is a responsibility. So take it easy sa mga new relationship. Usapang single naman tayo, ha. Mga single parent should be always aware sa magiging karelasyon nila. Lalo na kung may mamaliliit pang mga anak ito. Green at 2 ang swerte kay Year of the Snake. Sa mga pinanganak ng Year of the Horse, ha, ikaw ay subject to mood swing today. Kailangan mo i-control ang iyong emosyon by taking some alone time in a quiet place. Huwag din nahayaan nakabitin sa mga ere ang iyong kabiyak. Communicate how you feel. Yellow at 4 ang swerte kay Year of the Horsey. Sa mga Year of the Goat naman tayo, make sure na up-to-date ang iyong insurance o mga savings para sa mga emergencies. Mag-invest sa tamang paraan, iwasan ang mga risky, shady at mga kaduda-dudang business offer. Sa mga career naman, ha, ang maliliit na tagumpay ay magbabalik sa difficulty. Ipagtataka mo kung ito ay worth the effort. Ah, basta lang po, habaan ang pasensya, sipag lang sa mga career ng Year of the Sheep. Gray at 7 ang swerte kay Year of the Goat. Sa Year of the Monkey naman tayo, you are in your natural element today. Maganda ang flow ng positive energy. Inspired ang mga tao sa paligid mo at sa confidence at positive aura na dala mo. Maaabot din, ha, sa financial stability basta marunong ka lang mag-manage ng pera. Green at 4 ang swerte kay Year of the Monkey. Kay Rooster naman tayo, kung talagang mahal mo siya, love will find a way. Maraming happy ending din naman para sa mga mismatch na sign. Pero kailangan lang talaga ng kompromiso. Sa pera naman, ha, consider consulting a financial advisor for better planning. Blue at 3 ang swerte kay Year of the Rooster. Sa Year of the Dog naman tayo, pag-isipan mabuti ang mga desisyon bago gawin to. Sa una, mukhang maganda ang idea ng partner para sa'yo at handa kang sumunod dito. Pero, ha, baka maging sakit lamang sa ulo ito later. Take control of your day. Orange at 1 ang swerte kay Year of the Doggy. At sa Year of the Piggy naman tayo, pag-aralan ang mga financial goal at gumawa ng plano na makamit ito. Magkakaroon na realistic milestone para hindi lumihis sa tagumpay. Sa kalusugan naman, ha, kailangan isama ang stretching exercise, lalo sa may edad na, ha, makakatulong ito na mag-improve ng flexibility at mag-reduce ng muscle tension. Orange at 3 ang swerte kay Year of the Piggy. Huli po, ha? Ito po yung mga gabay, patnubay, palala at prediksyon lamang ni Master Hans Kuwa. Nasa inyong mga kamay, nasa lalay, ang inyong tagumpay. Kaya always be positive at i-claim ang mga swerte, mga ka-respie.